Okay, si Po Kwang, eto na, eto na, eto na si Po Kwang. Oh, sabi ba naman ni Po Kwang? Ay, Po Kwang. Po Kwang, Po Kwang. Ito ang sagot ni Po Kwang sa mga panlalait na mga basher matapos siya maglabas ng saloobin, ha? Okay, ano daw sabi ni Po Kwang? Yung panglalait nyo sa akin na pisikal at pang-aalipusta nyo, nakatulong ba para mawala ng problema sa mundo o problema mo sa buhay? Sana lang nakatulong nga yung pagiging perpekto nyo, ha? Kailan ko ba sinabi na ang ganda ko? At least ako naging artista kahit tsaka. Kasi ang tawag doon talent at iyon ay gift. Aba. Wow! Wala. May talent ka ba? Joke lang ha, joke lang ha. Nakukornian ako sa kanya. Sorry ha, eh, sa akin yun eh. Kung natutuwa kayo, edi natutuwa kayo. Ako, nakukornian. Yung patawa niya. Wala, walang utak. Sorry ha, sa akin. Oy! 9 British pound ba yan? 10 British pound, palakpaka! Anong pangalan ni ate? Rona Quinto. Ha? British pound nga ba yan? Oy, salamat po, Rona Quinto. Thank you din. Thank you. Oy, si Andy Navarro, blessed day. Banat by always watching in Toronto, Canada. Palakpakan! Alam nyo, yung mga nag-message sa akin, nakakatuwa po kayo ha. Kahit yung sa PM sa Banat Bay, hindi na nga ako kami magkaundagaga doon sa message doon eh. Na, alam nyo yung simpleng na-appreciate talaga nyo yung pagla-live natin kahit bulul-bululo ako. natutuwa ako. Sabi ko sa inyo, natutuwa ako. Pag nadidepress ako, kasi alam mo, meron talaga mga panahon na gigising ka, depressed ka. Tapos pag nabasa ko yung mga message nyo, nagaganahan talaga akong mag-live. Ha? Anyway, sabi nito, una-una ha, eto ha, ayun nako, sandali. $5 kay, ano yun? It hit him, palakpakan! Ang sabi niya, hi Po Kwang, yung mga kadramahan na mga kasama, no, hindi ho nakakatulong, wala hong perfecto at wala din pong nagsabi na maganda ka. Peace. Unang-una, dinawin ko dito kay Po Kwang. Po Kwang, yung mga nagsasabi sa yung pangit ka, okay? Unang-una, eh mga pain yan ng mga dilawan din. Bakit? Nilalait nila yung mga tao na kesyo, pangit, yung mga artista, pangit, sakang. Yung mga yan, eh pain lang yan ng mga dilawan. Di ba sinabi nga ho nila, bakit ho nila ginagawang ganyan? Para pagbintangan ang mga DDS na mga walang breeding. Sa totoo lang ho ah, wala akong mga kakilala na nilalait yung itsura. Sa totoo lang, ako mismo, wala ho. Yung mga DDS, pag binasa mo, may logic ho lahat ng mga atake nila. Pag babasa ka na may mga nagsasabing pangit ka, ganyan, usually fake account. Diba yan nga yung sinasabi ni Madam Claudia na gumagawa talaga sila ng fake account, umaatake sila, nagpapalabas ng fake news, umaatake ng mga sablay, umaatake para sabihin nila ang mga Duterte supporter tatanga-tanga. Yan o yung mga pain nila. Tinan mo, nagre-react siya. Anong dating nito? Ang dating nito yung mga DDS o yung mga galit sa ABS-CBN, mga bobo, mga tanga. Hindi ko kami ganun mag-argumento. Kahit kailan noon, never ako nagsalita ng pangit kay Jobber lang kasi totoo. Hindi ko. Kaya ako nagsabi ng ganun kasi sabi ng korte, eh walang kasalanan yung nagsasabi sa kanya ng pangit. Walang krimen yun. Eh, kaya o, eh, pwede natin siyang tawaging according to the law of pangit, eh pangit siya. Hindi ba o? Hindi. Anyway, yun na naman o talaga. Wala akong, ewan ko ba? Sa mga nakita kong umatake nung diniscuss natin to si Po Kwang kahapon ba yun? Tama, kahapon ata. Wala naman akong nakita ko, yung pangit mo Po Kwang. Walang gumanon sa inyo eh. Bakit totoong tao kayong nasa YouTube eh. Kaya nga gusto ko dito sa YouTube eh. Malalaman mo kagad kung yung mga naka-sign in dito, fake account eh. Di ba o? Eh, sabi ko nga eh, kasi mahirap po mag-produce ng video eh. Lalo na pagka fake account ka. Ang hirap po. It will take you effort. Para mag-ano. Oy, nagbigay na $5, Sunny D. Keep it up. Salamat po. Wow! Ganda tayo!
Joke-joke lang ha. Na-excite ako pag nagbibigay kayo. Wala, kahit ano yan ha. Wala, kahit anong presyo yan. Sobrang, ayan, sabi ni Mayet, ginto, lawfully pangit. Si Jobero naman. O legally legit pangit. Pa-shoutout idol from Davao, Torch Gakuma. Alam mo, favorite ko dyan na Davao ha. Favorite ko dyan yung sasakay ka lang ng barge tapos may beach na. Nakalimutan ko na eh. Mayroon akong favorite dun eh. Yung inistaya namin. Kasi gustong-gusto ko sa beach. Pero ayun, ayoko yung biyahe. Nainis talaga ako. Kasi gusto ko yung Boracay. Pero nainis ako dun sa biyahe ka, mag-aeroplano ka na nga, maliit pa, nakumauga, di ba? Tapos eh, although may mga malalaki naman, tapos babiyahe ka na naman ng sasakyan, babiyahe ka pa, palipat-lipat, medyo na ano ako pag ganun eh. Yung bago ka pa makarating, pagod ka na. Pero dahil sa ganda naman ng Boracay, talagang mawawala yung pagod ng iyong biyahe. Worth it, di ba? Kaya lang, maganda dun sa Davao, pagdating mo dun, 5 minutes lang, nandun ka na dun sa papunta ng barge, tapos isasakay mo yung sasakyan ng van, okay, na nirentaan nyo. Pagsakay nun, dahatid ka na kagad sa resort. So, ang bilis, ang ganda, ang sarap po. At yung resort, malapit lang din. Siguro, in less than 15 minutes, naandun ka na from Davao Airport. So, nakakatuwa. Kaya, favorite ko yung part na yan ng Davao. Oh, you know, sino po siya ng banda na yan? Hindi ko po alam. Pasensya na. Nakita ko lang, may nag-message sa akin eh. Yan. Yan, tama. Oh, sabi ni Rick Zone 88. Click notification button para updated sa bagong videos ni Banat Bayo po. Alam nyo, dapat talaga eh. Ito, ulitin ko ha. Ginagawa ko itong pagla-live sa YouTube kahit mas konti ang... Pag YouTube kasi mas konti ang nanonood compare sa Facebook eh. Sa Facebook, umaabot nga tayong 10,000 doon. Dito, 2,000 lang. Okay lang. Ang importante, sana magkaroon ng idea yung mga DDS vlogger na pumunta dito. Kasi oh, wala ho eh, delikado ang Facebook. Pagka ang Facebook ha, ito nga sabi ko nga eh, what if nagpadami tayong lahat? Tingnan niyo yung ginawa nila ha. Tingnan niyo yung ginawa ng Facebook. Dumami tayo noon. Alam niyo ba noon ha, noong election 2016, yung engagement ng Mocha Usun Vlog umaabot ng 50 million a week. Ha? Ganun katindi. Tapos unti-unti nilang binababa oh. Unti-unti. Tapos doon, 50 million, ang mga GMA, ABS, sobrang baba lang. Tapos gumaganon, unti-unti engagement nila, oh. Oh, kinokontrol nila kung sino lang ang makakabasa ng, ano, ng page mo. Ginaganyan nila, binababa nila ng binababa. Hanggang ngayon, ang layo na ng mga mainstream media sa Mocha Usun Vlog. Bakit to? Eh, binababa nila talaga, eh. Sinasadya nila, eh. Tapos mag-hire pa sila ng verifiers sa Rappler bilang fact-checker. So iniisip ko nga ngayon, what if biglang nagpadami mga DDS sa YouTube, sa Facebook? Tapos pagdating ng election 2022, bigla nilang tanggalin. Hindi ko sinasabing gagawin nila, baka, what if? 'Di ba? Dapat prepared tayo kasi yan ho tayo mga Pilipino, ang mga Pilipino ho talaga. Ayun, Samal Island, tama. Salamat. Sabi nga yung Samal Island yung sa Davao, okay? Eh tayo mga Pilipino, lagi ho tayong reactive. O laging reaction lang tayo, hindi ho tayo yung active. Ano ibig sabihin nun? Pag may mangyari, tsaka lang tayo magpe-prepare. Kaya itong COVID na ito, hindi tayo prepared. So ngayon lang naisip ng mga mambabatas na taasan ng sahod ng nurse, taasan ng sahod ng mga doktor. Ngayon lang nila naisip yon, anak ng tutsa. Ang tagal-tagal na niya na hinihingi ng mga nurse o mga nagme-medtech. Dapat matagal na yan. Eh kaya lang, ngayon lang natin na-realize na ubos na pala ang mga nurse natin, di ba? Ah, reactive nga ang tawag doon. Hindi tayo prepared kung saan-saan. Although okay naman, wala nang sisiyan sa huli. Ang point lang dito, eh ngayon, dapat medyo advance na tayo mag-isip. Buti pa 'yung mga addict, advance mag-isip. Eh. Buti pa 'yung mga 'yun, dapat advance po tayo mag-isip. What if biglang sa 2022? Oy, may nagbigay na naman ng Canadian dollar $7, palakpakan. Tumila saluta. Nabanggit ko ba yung kanina? Anong pangalan ni isa? Babatiin ko lang ha? Wait. Grabe kayo. Ayan, nawala na. Anyway, yun nga. Kaya dapat, matuto na tayong mag-migrate from Facebook to YouTube. Para yung mga tao dito na nakikinig,
dito na. At least kasi ang Google kasi very objective ang Google. Ang may hawak ko kasi ng YouTube is Google. Very objective po sila. Hindi ho namumuliti ka yan. Kahit noon pa, ang Facebook talagang ultimong sa Amerika eh. Pinagbibintangan yan eh. Na talagang ilang beses nang pumapanig sa politika eh. Eh baka mamaya, lahat tayo na andun. Tapos biglang bawasan nila ng engagement pagdating ng, oy, minagbigyan na naman $5. Palakpakan! Idol pa, shoutout from Torrens, California. Dito na lang tayo sa YouTube. Then share na lang natin sa FB. Wow! Kaya yun, ho, encourage ho natin yung mga... Alam nyo kung paano sila ma-encourage pumunta sa YouTube? Mag-search tayo sa YouTube ng mga videos na gusto natin, i-share natin sa Facebook. Para makita nila na, uy, okay pala sa YouTube ah. Diba? Maenganyo sila. Kaya yan eh. Bakit o? Nagawa sa TikTok yan eh. Dati, diba, talagang ang mga tao sa Facebook sila gumagawa. Ngayon, marami na talaga ngayon nagti-TikTok na. Oh. So tayo din, sana maging ganun. Para mas maganda yung, alam niyo yun, mas maraming matuto. Tapos, mas educational sa YouTube. So, ganun ho sana. Eh, maggawa tayo ng sarili nating ano, mag-prepare tayo. Baka mamaya 2022, bigla nilang i-drop lahat ng mga Duterte pages. So, hindi na malalaman ngayon ng tao. Dali natin sila dito. Tulungan tayo. Kaya ho, sana, ano nyo yung notification button, ha? Salamat po. Ayan, ha? YouTube na tayo, guys. Huwag na yan. Oy, $10! Emma De Los Santos! Thank you! Ayan o. Eh, tuloy ko tayo. Balik ko tayo kay Pokwang. Anyway, itong Pokwang na to, meron lang ako sa iyong mensahe. Ate, huwag ka magpapaniwala sa mga pain ng mga dilawan ng mga troll. Ha? Troll ho yung mga nagsasabi sa'yo. Nagagalit kami, hindi dahil sa, kinokontra ka namin. Hindi dahil sa pangit ka. Ano ba yun? Kinokontra ka namin. Wala kaming sinasabing pangit ka. Ang sinasabi namin, mali yung sinasabi mo. Hindi tungkol sa mukha mo, wag mong ilihis ang usapan. Alam ko, nakaka-distract yung mukha mo, pero wag mo namang ilihis sa usapan. Ang issue namin ay yung sinabi mo. Ano yung sinabi mo? Sige nga, ano, ulitin natin. Ano yung sinabi nito ni ano? Para makakala nito, niloloko natin siya eh. Tingnan mo kung gaano kasablay yung sinabi mo kahapon, ha? Dali, tingnan natin. Ha? Ito, hanapin natin. Ito. Ay, mali yan. Sandali lang. Andiyan, antay lang ko kayo. Sandali lang. Ano ba yung sinabi niya? Isang araw, ay, nawala na. Okay, basta patungkol ito sa mass testing. Keso, ano? Parang may ganun siya. Ano? Wala bang ginagawa ang gobyerno sa mass testing? Parang ganyang eksena, di ba? Eh, sabi ko nga, ay, naku naman po, Kwang. Sana naman nag-research ka. Kesa yung umaasa ka lang sa chismis ng mga kusino man dyan sa kapaligiran mo. Para makahanap ka lang ng mababanat sa gobyerno, hindi ka na nagre-research. Ay, nako. Ayun, hindi ko na makita. Anyway, yun ang kanyang sinabi. Yun naman ang kinontra natin na sinabi natin na meron programa ang ating pamahalaan. Oy, five! European ba to? Tama to. Del Valle, salamat. Si Adrian Del Valle. Valle. Panad by pa shoutout naman asawa ko Evelyn Avencilla Del Valle. Salamat watching from Milan, Italy. Palakpakan. Ah, gusto kong pumunta diyan sa Italy. Gusto kong kumain ng Italian spaghetti kasi yung spaghetti dito kulang na lang ano eh palamigin. Bakit kulang na lang palamigin yung mga spaghetti dito? Kasi yung mga spaghetti dito parang dessert na sa tamis. Lalo na yung Jollibee. Although masarap ha. Alam nyo ba, sa ibang bansa, natatawa sila dun sa mga Jollibee nating may hotdog. Pero ha, natutunan din nilang kainin. Ang sarap-sarap kasi. Ang tamis-tamis eh, di ba? Kulang na nga lang eh, ilagay sa ref eh. At gawing dessert. Yung mga Italian na spaghetti, dapat yan medyo maasim kasi tomato yan eh. Ah, yan na yan. Ayeto, sandali. Maganda man i-share ng YouTube kaysa sa FB kasi dito private. Dito private ng YouTube eh nakikita ang share pero sa iba nakikita, 'di ba? Ayun na nga, maganda nga dito. Ito. Ah, basa. Ano ba? Bakit iba-iba? Ayun. Ay, may nagbigay na naman
Jay Postma, 3 European. Ano bang tawag nila sa European? Sterling ba tawag doon? Wow! Malakpakan! Anong tawag niya sa European? Sagot naman o. Patulong! You know everyone has the right to be stupid, but you're abusing the privilege, Pokwang. Oo nga eh. Ewan ko nga eh. Sabi ko nga eh. Ano to? Sinasabi lang niya ito para mabaray mga tao? Ay, naku po. Para po saan ng donasyon? Wala hong ano, wala hong... Una-una, wala hong nanghihingi ng donasyon, okay? Talagang nakalagay lang ho yan. Meron ng automatic na nakalagay sa YouTube ang yan donation na may dollar sign kayo nakikita dyan sa baba ng chat. Hindi ho ako naglagay niyan. Automatic na ho talaga yan. So, wala hong donation, hindi ho ako nagre-raise ng funds. Eh, yan ho, yung mga kusang loob ng mga tao lang, ha? Dahil natutuwa sila, ewan ko kung ano ba nakakatawa sa mukha ko, kamukha... Katuwa-tawa ba itong mukha ko? Minsan tuloy, nainis na ako, parang... Ano ba? Ganun ba katuwa-tawa itong mukha ko? Parang ano? Hindi, joke lang, joke lang. Na-appreciate lang ko kasi nila, eh... Parang abulo yan. Uy, totoo ba? Ewan ko, tanong ko lang, ha? Kasi meron ako nabasa, totoo ba na... Kasi yun, nung huling nagsimbaw ako sa isang Catholic Church, eh, isang beses lang pinapadala yung ano, yung basket. Ngayon daw, tatlong beses na. Totoo ba yun? Meron daw mga lugar na sa misa na tatlong beses nang pinadadaan yun. Sorry ha, pero medyo turn off sa akin yun. Alam nyo, eto, hindi ko naman nilalait ang ano ha. Baka akala nyo nilalait ko ang Catholic ha. Hindi ho, ang nilalait ko lang mga yun ang ihingi. Kasi oh, even sa mga Protestant church, okay? Sa mga Protestant Christian o yung mga Bible believing Christian, yun po ako kahit hindi ako perfecto at mas pasawayo ako. Inis na ako sa mga church na yung may pinapasa yung basket. Naiinis to talaga ako. Sorry ah, kahit to sa mga Christian church, real talk do, pasensya na. Dati ho kasi nung naghanap po ako ng church ng ano, ayo pag one pinasa na yung ganun. Nako, labas ho talaga ako. Hindi ko gusto, sorry, hindi ko gusto. Kaya natutuwa ako sa na anibang kong church eh wala akong pasahan ng basket. Nandun lang sa tabi. Kung gusto mo mag-donate, mag-donate ka. Pero wala akong pasahan ng basket, ha? Wala lang, sinasabi ko lang. Maya, yan nga, Euro, yung tawag doon, Euro. Palakpakan, Euro. Ayan, salamat po, salamat po. Alam niyo na natutuwa lang ako, ha. Pwede kang maging artista sa GMA 7. Huwag naman sa GMA 7. Wow! Sa GMA 7, yung mga artista doon, kailangan meron silang ano, name pag dito eh. Ang, ewan, ito, walang anuhan to ha. Real talk lang ha. Ang kilala lang ata doon, si Ding Dong Daddy. Wow! Alam mo, kilala ko lang doon ha. Si Ding Dong Tantes at saka yung mga nasa Bubble Gang. Eh, ewan ko kung yun lang ba magaling sa kanila. Karamihan na ho doon. Ewan ko ba? Bakit? Alam nyo kung bakit? Ay, nako. Eto, chismis lang ha. Anyway, binring up nyo naman eh. So, chichismisan ko lang kayo. Alam nyo ba kung bakit hindi gumaganon ang talent center ng GMA? Pwede ko bang sabihin to? Alam ko kasi to eh. Personal kong alam to. pag-isipan ko na mabuti. Baka mami malibel ako eh. Ha? Oh, di umano. Ay, yan na lang. Lagyan natin ng di umano. Oh, di umano kasi. Yung may hawak ng kanilang talent center. Mag-asawa yun eh. Ha? Di ko na lang sasabihin kung sino ha, babae o lalaki. Basta si asawa, siya ang may hawak ng talent center. Di umano. Di umano, ha? Malinaw. Ha? Ng GMA. Itong isa, na kanyang asawa, eh may hawak na sariling agency na management. So ang kinukuha ngayon sa GMA, eh yung mga dumadaan dito sa agency niya, para syempre, doble ang kita. Kumita na dito, kumita pa dito. Ha? Wala akong pinangalanan. Di umano, kwento. Ha? Pero sa totoo lang... Kaya tuloy ang nangyayari, conflict of interest. Pera-pera na lang. Buti nga si Ibana. Ito ako ha. Ito sa akin ngayon, sa totoo lang ha. Hindi naman dahil kay Ibana ha. Hindi ko dahil kay Ibana ha. Pero mas magaling pagdating sa pagkuha ng talent ang ABS. Yan o ang totoo.
Kasi sa kanila at least medyo may pangalan naman. May, at saka ma, mas ma, ewan ko ba, mas marunong. Kaya nga sabi ko wala akong problema doon sa mga artista nila. Eh, magaling ang umarte. Tingnan mo na papa in the service of the Filipino. Yung pala, ang nawawala sa kanila, 30 to 35 million a day. Tapos sasabihin nila in the service of the Filipino. Pinagluloko nyo kami. Eh, siyempre, kailangan nilang ilagay yon sa kanilang petition sa Supreme Court. Booking tuloy sila. Anak ng tucha, oh. Huh? Ayan, ayan. $25 pa shoutout from Texas, Dingo, and Ete, palakpaka! Oh! Ha? Bot niyan! Ano yan? Bosnian meets Filipina, palakpaka! A shoutout from Texas Joke, Dingo and Ethel. Dingo and Ethel, ha? Salamat sa $25. So, pa rin ang pinakamataas, ha? Sabi nga ng mga stand-up comedian, eh. Oh, ano? Tatalo? May tatalo dyan sa... Di ba nanonood kayo mga stand-up comedy? Di ba may ganyan sila? Oh, tingnan nyo na, mga Pilipino sa Amerika, mas mayayaman, tapos may magbibigay ng Pilipinang may kasamang hapon sa Japan. Tingnan nyo na ang mga Pilipinas sa Japan ng pinaka-galanted, mayayaman. Di ba? Mig-mig ba ganun sila eh. Tapos kontraan, hanggang ang laki-laki na nang binimigay. O si Bessie Ramos, $2, palakpakan! Pasensya na ako kasi lumaki ako akong stand-up comedian. Yung mga nakakasabayun ng Mocha Girls eh. Kaya tuloy. Anyway, totoo naman talaga yung sa GMA tsaka ano. Ay nako. Anyway, ito, pag-usapan natin ng konti ito ha. Meron akong ichichika sa inyo. Okay? Dapat to, kumain na pala ako. Tagal ko na, isang oras na pala ako nagdadaldal dito. Oy, $5, Jobert the Good Book, palakpaka! Barad bye! A shoutout from sa family ko sa Bacoor, Cavite. Oy, shoutout sa Cavite ha. Saka sa mga friends ko dito, sa CA Jocelyn Bible po ito. Ay, hello po, Jobert the Good Book. Ah, si Jocelyn Bible po ito. Ay, nako, salamat po, salamat po. Ah, thank you po. Sabi ni Tofei, pogi niyo po, kuya. Nagjo-joke ka! Palakpakan! Huwag ganun. Lahat ng church at pera-pera lang yan. Hindi ho, wag ho naman lahat. Kasi ho, may kwento ho dyan. Kukwentohan ko lang kayo, ha. Pasensya na, biniring up mo yan, eh. Di ba, manara natin yan. Merong kwento ng barbero at saka ano? At saka nagpapagupit doon sa ano, barbero. Eh nung nagpapagupit yung barbero, ano ba storya nito? Sabi nung nagpapagupit ha. Sabi niya, "Alam mo, hindi ako naniniwala na ano eh sa mga church na 'yan eh. Kasi yung mga church na 'yan eh mga pera-pera lang lahat 'yan eh." Sabi niya ganoon. Aba. Sabi nung barbero. Sabi niya, "Ah, ganun ba?" Eh tapos tiningnan niya, "Tingnan mo 'yon, oh. 'Di ba? Ang pangit ng buhok niya, pangit ng gupit niya." Sabi niya. "Oh, ito, tingnan mo ito, 'di ba? Ang pangit ng buhok dito, 'di ba? Oh, ikaw, ang ganda ng buhok mo kasi ang galing ng barbero mo, 'di ba?" Eh ang sinasabi lang naman ng barbero, nung naggugupit sa kanya, eh hindi ho lahat pare-pareho. Malamang yung naggupit lang ho dito, eh pangit. Oy, nagupit sa iyo, magaling kaya magaling. Ganon din 'o sa church. Hindi 'o naman lahat mukhang pera. Meron 'o talagang sablay. Ha? Pero hindi ibig sabihin hindi ka na magpapagupit, 'di ba? Kunwari, binakita kang pangit ang buhok. Ay, hindi na ako pupunta ng barbero kasi sablay lahat ng barbero, hindi. Mali lang 'o siguro 'yung barberong napagpagupitan nila. So, ganon din naman 'o sa church. Hindi naman 'o lahat sablay ang church. Hindi 'o lahat sablay ang Catholic Church, ha? Pero ang sinasabi lang ho natin, meron. Pero mamili na lang ho tayo ng tama. Yun lamang po yun. Ah. Sir, pabati po from Jeddah, KSA. Galing ng sense ng humor nyo. Naku, huwag ko kayo nagpapaniwala. Hindi ho. Yung penthouse sa ABS-CBN, dasalan nyo ng mga artistang gustong sumikat. Nako, ayoko dyan, ayokong pumunta dyan. Kapag may super chat, scammer agad. Sino nagsabing scammer ako? Scammer ako? Sino nagsabi nung scammer ako? Bigay na ni sa kanya lahat ng donasyon. Luko ah, sabi nga luko.
Meron ba nagsabi? Parang wala naman. I'm... Ah, hindi. Wala naman. Anyway.